Guys, magandang araw sa inyo guys. Mayroon na naman akong ginagawa ngayon. Ito yung Suzuki F6A Lapside Type. And then, ang ginagawa ko nito guys is general tuning at saka tawag nito, general cleaning ng cooling system. So, ibababa ko itong radiator guys. And then, si-check ko siya kung hindi babarado. At saka pati yung radiator hose at saka yung mga tubo ay lilinisan natin lahat yan. Pero sa video na ito guys is ituturo ko sa inyo kung paano ibalik sa original setting ang radiator fan na hindi na siya iikot kapag sinusi na natin yung ignition key. So ibabalik natin siya na automatic na kapag naabot na niya ang normal temperature ng makina, isa ka lang siya iikot. So guys, panoorin niyo ang video na ito. So ayan guys, natanggal ko na. Ayan, ito yung kanyang radiator fan. Ayan yung wiring niya. So, nakasaksak pa yung kanyang socket. And then, ito guys, itong wire na to. Ayan. Pinagsama lang nila, pinagdikit lang nila. Ito sana yung wire papunta dito sa ito. Punta dito sa kanyang thermo switch. So, ang gagawin natin ito guys is tatanggalin natin to. At saka ikokonekta natin ito sa kanyang thermo switch. Kaya lang guys, wala nang sakit ang kanyang thermo switch na ito. So, hahanapan ko na lang muna ito ng paraan para ma-connect natin dito. Maari kong hinangin na lang ito, ipapalabas yung wire para ma-lugtong natin dito sa thermo switch. So, ito guys, pinagdikit lang nila ito. So, tatanggalin ko lang muna para ma-testing natin. So, ayan guys, natanggal ko na ang kanyang electrical tape. So, nakikita nyo guys, ayan. Pinagdikit lang nila, binalatan lang nila din, pinagdikit lang nila. So ang gagawin natin nito guys is tatanggalin lang natin sa pagkakadikit yung dalawang wire. And then i-on ko yung ignition switch para matesting natin itong kanyang radiator fan kung umiikot ba pag pinagdikit natin sila. So ayan, naka-on na yung ignition switch and then try natin pagdikitin. So ayan guys, nakikita nyo umikot yung kanyang radiator fan. So ganyan lang ang ginawa nila guys. At meron ding iba na hindi nila ito pinagana kasi dito sa wire na to is kinat nila yan and then binypass na, nagbypass na ng wire papunta doon sa kadalasan sa tawag nito sa fuse. Sa fuse box doon sila nagkoconnect. So ito guys, pinagdikit lang nila ito. Pero sa previous video natin guys about doon sa F6A rear engine van type, sinasabi ko sa inyo na meron yung relay at yung mga drop shaft type naman is wala siyang relay. Malalaman nyo yan guys kasi kung i-compare nyo ito compare sa ang wire na ito compare doon sa tawag nito van type, ay malalaki ang wire na ito compare sa van type kasi nga wala siyang relay. So ipapakita ko sa inyo sa ang kaibahan nito. So, pinaliwanag ko ito doon sa previous video ko about din sa radiator fan. Kung makikita nyo guys, wala itong relay. Kapakita ko sa inyo na malakas itong mag-spark. Ayan. 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 May makikita kayong spark. Guys, ayan. Dito natin ipagdikit. Ayan. 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 Makikita nyo guys na nag-spark yung wire pag pinagdikit natin at saka iikot, saka naman iikot ang kanyang radiator fan. Bakit siya nag-spark guys? Kasi nga ang wiring na ito is wala siyang relay. So direkta siya naka ang wire na ito papunta dito sa kanyang electric motor ng sa radiator fan. So ang gagawin ko nito guys is lalagyan ko ito ng relay para matagal masira ang kanyang thermo switch. Kasi guys, pag hindi mo siya lalagyan ng relay, may possibility na bibigay yung thermo switch kasi siya na yung mismong nagsiswitch dito sa kanyang motor ng fan, which is mataas-taas ang amperahe nito. So maganda kung meron siyang relay para yung relay yung sasalo ng amperahe ng radiator fan para hindi mabigat dalhin sa thermo switch. Yung relay na lang ang dadalhin ng thermo switch. So guys, ayan, malakas talaga sa mag-spark. So ganito guys ang experience ko guys sa drop side type na multicab. Wala siyang relay. Yung wiring niya sa radiator fan is wala siyang relay. So kailangan bibili muna tayo ng relay nito
para ma-wiring natin. So guys, nakabili na ako ng 5 pins na boost relay. Ang relay na ito guys is para to sa pang headlight, pero pwede pa rin ito sa ikabit dito. So ito yung relay na nabili ko guys, 5 pins siya. Hininangan ko na lang din ng wire para mas mabilis yung video natin. So alamin muna natin dito kung ano ang mga function ng mga pins na ito. So sa pins na ito ay may number siya guys. Itong wire na kinabit ko, itong kulay orange, ang number niya is number 86. And then ang wire naman ito, ito guys. Switch ko lang muna yung ilaw ng ating camera. Ayan. Is number 85. Ito yung ground. So ito guys, itong pins na ito na kulay black na nilagay kong wire at saka itong orange na number 86 is pwede silang magkabaliktad guys. Pwedeng ito yung sa orange at ito yung sa black. Ang importante lang naman guys is mapasukan itong dalawa ng positive at negative para mag-trigger yung relay. And then meron din itong number 87 guys. Ito yung brown. Dito ko siya hininang sa number 87. Then itong isang pins na ito, yan na walang hinang na wire, is number 87 din siya. Same function lang din siya sa dito sa hininangan ko na brown wire. Kasi nga pang headlight to. So ibig sabihin itong brown wire is para sa let's say vice versa sila sa 87. Let's say na ito ilalagay mo to sa right side ng headlight, and then ito namang isa pang pins na number 87 ay sa left side na headlight. So since isa lang naman ang pagagamitan natin, yung radiator fan lang naman, so yung isang number 87 na pins is hindi ko na lang siya hininangan kasi same lang naman ang function itong dalawang ito. So guys, ang gagawin ko nito, meron pa pala guys itong isa na nilagay ko na may kulay na wire na red na may stripe na black. Ito yung number 30. So ito guys is dapat positive to na wire. Susuplayan natin to ng positive. Tapos itong number 85 is susuplayan ko siya ng negative. At ito namang number 86, ito yung magsisilbing trigger na nakakonekta doon sa thermo switch. At ito namang number 87 na kulay brown is iko-connect natin to sa radiator fan. Ito yung pag nag-trigger na yung relay is itong wire na kulay brown is magkakaroon siya ng positive na current, kaya aandar na yung motor. Bali itong number 30 at number 87 pag nag-trigger yung relay ay magkadikit na itong dalawang to, kaya magkakaroon na ng kurente itong kulay brown na wire. So guys, sana naintindihan nyo sa simpleng paliwanag ko. So guys, itatap ko na siya. So nilipat lang natin ang video para makita natin. So guys, bago ko siya tinap, nilagyan ko ito ng sinkable hose. Ito yon. Bali pinutol ko na, nilagay ko na dito para malinis yung gawa natin. Hindi electrical tape yung ginamit ko guys, sinkable hose. Ayan, so painita lang natin to para mag seal siya, para safety yung wiring natin, hindi sila makakadikit o madikit sa body ng ating sasakyan. So ganito ako mag wiring guys. Pinapractice ko talaga na malinis yung trabaho ko para maganda tingnan. Tsaka mas safe siya guys kasi nga nakabalot talaga siya. Hindi tulad ng electrical tape na pag nagtagal is nauuka siya, natatanggal yung dulo niya. So ayan. So meron kayong mabibiling socket nito guys. Pero sa akin guys, hindi ko nilalagyan ng socket kasi nga yung socket pag nagtagal lumuluwag siya at nagkakakorroded sa kanyang mga pins, kaya nagkakalos contact din. Kumbaga in the future pag nagtagal may possibility na magkakaroon ng issue yung gawa natin. So mas maganda kung ihinang mo na lang para hindi na talaga siya magkakalos contact pa.
Bale, itong gitna guys, itong number 87 pa rin is lalagyan din natin para safety talaga. So guys, ikakabit ko lang muna to, and then after kong makabit is i-explain ko sa inyo kung paano ko siya kinabit para hindi ako mahirapan magkabit kasi nakaharang kasi yung camera. So ikakabit ko lang muna guys. So guys, tapos ko na siyang itap. So ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ko siya winiring, kung saan ko siya inilalagay yung mga wire. So unahin natin yung black wire guys. Ito yung socket ng radiator pan. Dito siya i-connect. Ito yung radiator pan natin. And then ito yung kanyang socket. So sa socket na ito guys, meron din siyang black at saka blue na may stripe na red. So itong black wire guys is ito yung ground. So yung ground guys is nilagay ko rin siya sa black wire na kinabit ko sa relay. So ito yung relay. Ito yung black ground number 85. So hindi masyadong makita, hindi ko masyadong makita guys. Ayan. So number 85 na black ground, black wire. So ground siya guys. Dito ko siya kinabit. So balatan nyo lang guys itong black wire sa socket papunta sa radiator pan, kasi ito yung socket na isasaksak sa socket ng radiator pan. So balatan nyo lang itong black wire at i-connect nyo ang wire na number 85 na nilagay kong wire is black din. And then next guys is itong nilagay ko na wire sa number 30 na red na may stripe na na black. So again guys, number 30 ang wire na nilagay ko is red na may stripe na black. So itong wire na ito guys is positive. So saan natin i-connect yung positive wire? So dito guys, ito yung wire na papunta connection sa socket ng thermo switch. Ang kulay ng wire na ito guys is blue na may lining na white. So ang wire na ito guys is pag ino-on mo yung ignition switch is nakakaroon ito ng positive current. Nakakaroon ito ng kuryente. So dito nyo siya ikabit itong black red na may lining na black na kinabit ko sa number 30 sa relay. And then ito namang wire na brown na number 87, nakakonek siya sa number 87, is nilagay ko siya sa sakit ng relay. Ito yung wire, pinutol ko siya guys. Ito yung kadugtong niya. Ang wire na ito is black na may blue na may lining na red. So pinutol ko siya guys, and then dito ko kinonek ang brown wire sa na nakakonek naman sa number 87 sa relay. And then yung isa guys, itong orange, ito yung nagsisilbing trigger. Kumbaga pag naabot na niya ang normal temperature, nagte-trigger na yung thermo switch. So dito ko siya kinabit guys. Bali, puputulin nyo lang ang blue na may lining na red, tapos kabit nyo sa dulo ang trigger niya. So bali, ang function nito guys, itong blue na may lining na white is meron siyang kuryente. And then ito yung naka-connect tong nilang wire ito. Ito yung blue na may lining na red. Ayan. So nakasaksak yan sa thermo switch. Pag naabot na na ang normal temperature sa radiator, sa makina natin, nagsiswitch yung thermo switch natin. Kaya nagkakaroon ng resistant. Yung kuryente dito is nagkakaroon na rin ito ng kuryente. So pag nagkakaroon ito ng kuryente, kinabit natin dito sa orange na nakakabit sa number 86. Ito yung bali positive trigger natin sa relay. So nagkakaroon ito ng positive
na kuryente, kaya nagtitrigger yung ating relay. So sana guys naintindihan nyo. Guys, ititest lang natin kung talaga bang gumagana yung ating wiring. So ayan guys, umipitik siya, ibig sabihin nag-trigger na yung relay. So ipapinalize na natin to sa pagkabit guys, and then ititest natin, papaanda rin natin pagkatapos na natin ikabit. So ikakabit ko lang muna guys, and ipapinalize ko, ibabalot ko sa electrical tape ang wiring na ito. So guys, ayan, nabalot ko na. Ayan, para malinis yung gawa natin. And then dito sa dulo guys, hindi ko na lang muna binalot kasi may nakalimutan akong ipaliwanag kanina. Meron nga pala akong nilagay na wire guys na black. Ito yung wire sa bahay na magkadikit. Nilagay ko siya sa blue na may lining na white, at saka itong blue na may lining na red na nakakonect sa orange na nakakonekta sa number, tingnan ko, number 86 sa relay. So ang purpose ko nito guys, kung bakit ko siya nilagyan, para mayroon akong switch doon sa kasi lalagyan ko ito ng toggle switch doon sa phone seat. So once na halimbawa nagbihay tayo ng malayo, and then may paakyat na kalsada na masyadong mataas, masyadong mahaba, so pwede natin na i-manually switch yung ating term radiator pan para iikot na siya lagi. Ito guys is for safety lang, halimbawa din masira ang ating thermo switch. So nakikita natin sa dashboard na tumataas na yung ating temperature, lagpas na sa normal temperature niya. So pwede natin i-manually switch doon para umikot yung radiator pan. So try natin guys na i-on yung source, and then check natin kung talaga bang iikot pag pinagdikit natin to, dalawang wire na to. So i-on ko lang muna yung source guys. So ayan, naka-on na siya guys, and then isaksaksak ko lang yung radiator pan sa socket. Ayan, so kukunin ko yung wire na lalagyan ko ng switch doon sa phone seat, para pwede natin i-manually switch kapag nahahalata natin na tumataas na yung temperature. So ayan guys, ayan, umiikot siya. So dumadaan pa rin ito sa relay guys, kung nakikita nyo yan, ayan, kinikis-kis ko yan, pero wala ka nang makikitang spark, hindi na tulad nung sa una na nag-i-spark siya. So ayan, yan ang kagandahan pag may relay guys, kasi matagal masira yung kanyang thermo switch. So may case kasi ako nito guys na nasira yung thermo switch. So yun ang dahilan kaya nag-overheat. So maganda kung meron tayong emergency switch, para pag nasira yung thermo switch is pwede natin i-manually switch doon sa front seat, para iikot pa rin yung radiator pan. So guys, ipapinalize ko na ito sa pagkabit. So guys, tapos ko na itong balutin lahat. Ayan, nabalot ko na yung wiring. Tsaka yung relay guys, kung titingnan nyo guys, ayan. So, dito ko lang siya kinabit, yung relay. Ayan, in-screw ko lang siya dyan. So, ganyan yung posisyon niya, ayan. Para hindi siya matalsikan ng tubig guys. Secure yung relay natin. So guys, higpitan ko na to, and then kakabit na natin lahat. Pati radiator. Yan guys, sinaksa ko na yung kanyang pins dito. Ayan. Pero sira na kasi yung socket niya guys, kaya niremedyohan ko na lang ng ito yung chinelas niya. Tapos isasalpa ko na siya dito para maging shielded siya, hindi siya mapapasukan ng tubig. So, pinapakita ko na siya guys sa inyo kung ano yung diskarte ko pag sira yung socket ng thermo switch. So, ito lang yung ginagawa ko guys. So, sasalpa ko na ito para maging silyado na dito sa socket ng thermo switch. So ayan guys, nasalpa ko na. Ayan. So sealed na siya. So kakabit ko na ito lahat guys. So guys, ito na guys, nakabit ko na lahat, and then pina-under ko na lang din, pinainit ko para mas mabilis lang yung video natin. So test lang natin guys kung
under ba ang radiator fan pag naabot niya ang normal temperature. So pinaandar ko ng makina nito guys. Hintayin lang natin na mag trigger yung thermal switch para umandar yung radiator fan. Ayan, namatay na ulit siya. So yun lang guys, hanggang dito na lang ang video tutorial na to. Maraming salamat sa inyong panonood. And ingat po kayong lahat dyan guys. God bless.